is Communion Sunday. At sa lahat po ng aming mga kasama online, sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng sumusubaybay sa ministry ng Generation 316, pata natin yung aking ano, sa itong magbabay. Hindi lang po. Ito magbabay yung aking... Yan. Kasi ang hirap po na masyadong matangkat. Yan. Misa pa, isang matinding palakpak po mula sa mula sa inyo, papunta sa Panginoon. Marami po kami ngayon. Kami po ay 10,000. Kasi ilan po ang allowed talaga sa mga churches ngayon. No? At sa lahat po ng aking mga kaibigan sa iba't ibang mga churches, tuloy lang po natin yung ating mga worship services. Hindi pwedeng pigilan ng COVID virus ang ating pagsamba. Amen? Amen. Yan. At nagpapatuloy po tayo sa ating series, Kalakbay at Kaagapay. At ba't po natin na naging desisyon na ito'y maging series, teaching series? Kasi marami sa mga tao ngayon po ay talagang naghahanap ng kasama sa buhay, bunga ng kalungkutan, bunga ng crisis. At ang subtitle po ito, Walking with Jesus Series. Maaari may magpasaba. Itong ating text ngayon, John chapter 7:45 hanggang 8-12. Okay, basahin natin. John chapter 7 verses 1. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseyo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot ang mga bantay, wala pa po kaming narinig na nagsalita nang tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una. At siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit lumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang lumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito. Ikaw ang aming tagapagturo, ikaw ang aming gabay sa lahat ng bagay. Panginoong Jesus, katulad ng iyong ipinakita, doon sa babaeng nakikiapit, Panginoon. Mas lalo mong paitingin sa puso namin ngayon habang pinag-aaralan namin ang iyong salita kung gaano mo kami kamahal at kung paano ka, Panginoon, tumitingin sa mga makasalanang tulad namin. At ang aming dalangin, pagpalain mo ang bawat nakikinig at hindi lang ito maisa-isip kung
may maisa puso at maisa kaluluwa. At ma-i-apply namin at maisa buhay. Salamat Ama, samahan mo kami, banal na Espiritu, sa aming pag-aaral. Maluwalhati ka, aming Panginoon, sa araw na ito. We thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so, bigyan natin muna ng context, no? Siguro sa inyo, kabisado niyo na ito, na padalas yung napapanood sa mga Jesus movies, no? Yung takbo na babatuhin yung babae, tapos na magitan si Jesus. Just to give you the context, John chapter 7, it talks about si Jesus kasi, maraming sa kanyang mga kapatid hindi naniniwala sa kanya. Maraming sa kanyang mga kapatid, tawag sa Tagalog na mumusong, no? Inukutya pa siya. Ang sabi sa kanya ng mga kapatid, di ba Mesyas ka? You will read sa previous mga chapters. Ba't di ka pumunta dun sa Feast of Tabernacles kasi sa templo, meron silang pagdiriwang dun ngayon, no? The Feast of Tabernacles. At kapag nakita ng mga tao, kasama mo mga apostol mo, na ikay nagpapagaling, hindi ba magiging sikat ka? Ganun mamutsa yung mga kapatid ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, no, hindi ko pa panahon. Pero napunta rin si Jesus eventually, kalagitnaan ng celebration, nagturo siya. And if you would read John chapter 7:45, may ginawa yung mga leader, nagkaroon sila ng pagtatangka na aresto yung si Jesus. Kasi nag-isip sila ng paraan, ipang natin uulihin ito? Yung naghahanap ba ng butas? Maghahanap ng kaso, no? So ano nangyari? Well, wala silang mahanap na kaso kay Jesus. At dumating sa punto, meron silang isang setup. Ito na nga, yung nangyari sa babae. So ano sinasabi sa atin dito? Bahagi ito ng ating pag-aaral bilang mga Kristiyano, bilang mga tao na lang, kung paano tayo maghuhusga sa mga makasalanan. Kaya ang topic ko ngayon, ating pamagat, may basa, bawal judgmental. Okay? So, nanonood siguro kayo, sa Itbulaga. On sin and forgiveness. So, next, pati na yung eksena. Dumating ang mga pareseyo, mga eskriba, mga church leaders, temple leaders, no? Para bigyan ng pagkakataon si Jesus para siya ay subukin. John chapter 7, 22-24. Ito yung sinabi ni Jesus. Before this eksena. Kasi, nag-iisip sila ng paraan talaga, no? Paano ko ba namin masusukol itong si Jesus kasi masyado sumisikat eh. So, binigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli bagaman hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno at ginawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga, Sabat. Nagtutuli sila habang panahon ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Okay? Dahil nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Ito yung ating papantayan, mga kapatid, ha? Kasi sinabi ni Jesus, verse 24, huwag kayong humatol batay sa anyo, yung nakikita nyo lang, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. At ito yung naging diskurso, if you would read chapter 7, chapter 8. Kaya if you read the Bible, isang tip ko sa inyo mga kapatid, tingnan niyo yung pagkakaayos ng mga storya. At ito yung magiging pasyahan natin, ano unawain yung mga storya. Okay? The first point, humusga ayon sa katwiran at katotohanan. Marami sa atin, humusga kasi minsan, opinion lang natin, okay, nababanas tayo sa tao. I hope you understand this mga kapatid. Na hindi tayo pwede humusga dahil sa opinion lang natin. Humusga tayo kasi alam natin kung anong tama at kung ano ang mali. Ano ba yung mga anomalya? Kasi kung mapansin niyo, if you would read a deeper historical and cultural reading of the text, may mga anomalya sa akusasyon. Di ba dinala yung babae sa harap ni Jesus? During that time, nagtuturo si Jesus. At pagtuturo si Jesus, parang di ba, parang na... parang nang-aabala itong mga to. Talagang gumagawa sila ng eksena. At during that time, hindi ko konti tao doon, maraming tao doon. Kasi panahon ito ng Feast of Tabernacles. So, very festive ang mood. No? At very joyous ang celebration. Ano mga anomalya? Number one, sa verse 6, sabi dyan, set up yan para hanapan ng kaso si Jesus. Sinabi niya dyan, set up yan. Paano naging set up? Number 2. Makapansin niyo to.
Mga kaaway ni Jesus to. Ang sabi sa kanya, Guru! Diba sabi niya, maghahalang na sila? Hindi po. Bakit ano nalang yung setup eh? Kasi bakit? Biglang tinawag siyang guru. Ang isang taong kaaway mo, hindi mo itatawagin ng ano, ng mga magagaling na salita kasi galit ka na eh. Kasi during the time na bago mangyari ito, no, hindi tinatawag si Jesus na guro. Siya nga'y sinasabing isa ka ang ano, alagad ng kaawa. And you would read that hanggang chapter 8. Nagkaroon sila ng pagtatalo na ano-ano ka, no? Kampon ka ni Beelzebub. So anong nangyari? Alam natin, ito ay set up kasi bigla nagbago, no? All of a sudden, biglang nagbago yung kanilang pagtingin kay Jesus. Guro, edi wow. Number 3. Kapag may kaso, tandaan nyo ito ha, dapat nilalapit sa husgado, hindi kay Jesus. And during this time, hindi pwedeng payagan ng Roman Empire na mag-death sentence ang mga Hudyo. Kasi ang batas, sabi nila, no, ay ang nagpapatupad ay yung nananako, hindi yung sinako. So alam na alam mo, kung si Jesus, no, sinabi niya, oh, batuhin yan, edi may kaso siya. Anong kaso? Bawal lumabas. Hindi. Ang kaso, he would go against the Roman law. So may karapatan ngayon silang, di ba? Hulihin si Jesus. Pangalawa, pag hindi naman niya sinabi na huwag parusa, pag hindi naman niya sinabi ano, no, na parusahan, huwag mo parusahan niya. Anong gagawin naman natin? O ako ang pariseo, ay wala ka pala, hindi ka sumusunod. Saan? Sa batas ng Hudyo. So either way, ang galing ng mga pariseo, talagang kung manunukod sila kay Jesus, talagang humahanap sila ng paraan. Pero to no avail. Wala silang nagawa. Katulad ng ginawa ng iba, no? Yung pinakita yung denarius ni Cesar. Jesus, dapat pa tayo magbayad ng tax. Ano sabi ni Jesus? Ang sabi niya, sino nakalagay dyan? Si Cesar po. Okay, ibigay ang kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Diyos at sa Diyos. So basically, nagtaka ngayon ba kung tululusukan to? Parang mind blow. Hindi nila maisip paano lulusutan. At ito, you have to take note of this. Sa Numbers chapter 11 to 22, next, merong paraan ng mga Hudyo. Kung susundin natin ang batas ng Hudyo, ha? Kung paano malalaman kung ang isang babae ay nangangalo niya. So what I'm telling you this is this. Meron tayong paraan para malaman natin kung tama o mali sinasabi ng mga pariseo, no? So let's read this. Pakabasa nga para may idea lang kayo. And this is something na palagay ko eh, napaka-mystical. Okay? May basa atin dito. Bilang 5:11-22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ang isang babaeng nagtaksil sa asawa at nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang may pakita laban sa kanya sapagkat hindi siya nahuli sa akto. O kaya namay ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salok ng harinang sibat. Ang handog na ito ay hindi bubuhusan ng langis ni sasamahan ng insenso sapagkat ito ay handog tungkol sa pagsisilip. Okay, ito yung tawag na jealousy test at adultery test. Okay, so yun, diretso. Handog upang hilingin lumabas ang katotohanan. Ang babae ay dadalhin ng pari sa harap ng altar. Ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos ilulugay ang buhok ng babae at ilulugay, ipupusod. At pahahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Okay. Ang babae panunumpain ng pari, sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ang iyong bahay bata. Ang babae sasagot ng amin. Ako'y sumasamay. Okay. Kung susundin ng mga pariseo talaga, no, to the letter, yung batas.
As usual nila, wala sa kautosan ni Moises, gagawin nila ito. Ginawa ba ito? Hindi ito ginawa. Alam mong setup eh. Sumunod pa ito. Kapag meron nangangalo niya, next, nasaan ang ebidensya? Dinala lang, di ba? Kasi isa sa mga ebidensya pwede lang dalhin, honestly, ay maaari yung mga pinagigaan. Nasa batas yun eh. At ito pa, no? Number 5, nasaan yung partner? Sabi sa Levitico 20 chapter 10 to 11, kapag ikaw ay nangalo niya, ang papatayin at babatuhin, hindi lang yung babae, maging yung kasama lalaki. Siguro naisip natin, pwede din mag-isip, siguro sinetap ito in a way, kasi pinagbigyan na lang yung lalaki, o bahala ka na, ha? Sagot ka na namin, basta hayaan mo na lang itong babae sumama sa amin. Levitico chapter 20, 10 to 11, sabi dito, ang lalaking mangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayun din ang babae. Inilalagay sa kahiyahan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito, siya at ang babae dapat patayin. That's the rule. Pero sinunod ba yan ng mga nag-aako sa kay Jesus? No. Alam mo siyang setup, no? Kaya, ano sabi ni Jesus? Sabi niya, diba? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Although ginagamit ito madalas, no, ng iba, dahil para makalampas sila dun sa consequence ng kasalanan, tandaan natin na ang lahat ng kasalanan may consequences. Pero hindi mo pwedeng ibato yung word ni Jesus sa iba't ibang context lang. Kasi iba ang kaso nito. Ang kaso nito ay pilit niyang, no, sinasabi sa mga pariseyo na hindi kayo pwedeng mahusga ng walang basihan. Pero doon pwede sabihin ba, nakasala ka. Tapos sabi mo sa iba, uy, wala kasalanan. You don't have the right to judge me. Well, totoo niyan, yung judgment natin, hindi pinapawalan ng Bible na maghusga tayo. Ang pinagbabawalan ng Bible, yung mga pag-uhusga na hindi tama. Kasi kung sasabi mo sa akin, only God can judge me. Tandaan natin, as sinful as we are, alam na natin na judgment ng Diyos sa atin. Kung wala si Jesus, lahat tayo papunta ng impyerno. Okay? Next point, lahat ay nagkasala sa Diyos. Kaya, iwaksi dapat ang self-righteousness. Pag sabi self-righteousness, ganito yan. Nung si Jesus, honestly, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na sumagot. Ano ginawa ni Jesus? Hindi siya sumagot. Next. Ang ginawa ni Jesus, nagsulat siya ng, ano, ng something dun sa lupa. Ang sabi ng ibang commentary, ang totoo niyan, very controversial itong chapter na ito kasi marami sa mga manuscripts, early manuscripts, Greek manuscripts, no? Wala itong kwento na ito. At ang sinabi ng ibang commentary, ang sinulat ni Jesus daw, lahat ng mga kamalian ng mga elders, pati ng mga pariseyo. Well, we don't really know. Basta ang punto ganito. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 17, 6-7. Next, ang hapon na kamatayan ay gagawad kung may dalawa o tatlong saksi na magpapatotoo, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Importante yun. Ang mga saksi, ang unang babato sa nagkasala, saka ang tao, bayan. Sa ganitong paraan ay aalisin ninyo sa inyong sambahayan o sambayanan ang kasamaang tulad nito. Ang sabi ni Jesus, sino sa inyo walang kasalanan sa unang bumato? Ang totoo niyan, may karapatan silang batuhin kasi ayon sa batas, kung saksi ka, ikaw unang babato. May bumato ba? Walang bumato. So, it only means either. Dalawa lang yan. Okay. Totoo yung sinabi ni Jesus, nagkasala ka, kaya you don't have the right to judge this. At di ka dapat maging self-righteous. O kaya, hindi siya tunay na saksi. So, see the point. Mateo 5:27-30, narinig niyo sinabi, huwag ka mangangalo niya. Kasi, mga kapatid, ha, ang adultery, ang sabi ni Jesus, hindi na yung mere act na ikay nakikipag-sex sa hindi mo asawa. Ito madalas guilty mga lalaki. Matthew chapter 5. Ngunit siya sabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ang sabi dyan, ay nangangalo niya na sa babae ngayon sa kanyang puso. Sabi nga, ng isang author at isang preacher, adultery starts in the head before it begins in the bed. Ibig sabihin nun, ang pangangalo niya, nagsisimula yan sa utak. I mean, hindi lang mga lalaki, no, maging mga babae, kapag nag-iisip tayo ng mga, alam niyo, mga sensual na bagay you want to desire physically isang tao, you are now committing adultery. Next, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan,
kaysa ang buo mong katawan ng itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay naging isanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Ang sabi ni Jesus, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay itapon sa impyerno. Alam niyo, when Jesus talks about righteousness and holiness, you always have to bear this in mind. Na si Jesus, hindi siya nasasabi ng mga salita na hindi niya pinapaliwanag in detail. Kasi yung mga unang pariseyo, no, yung mga tagasunod ni Moses, they understand the law to the letter. Hindi yung ano, no, hindi yung substance, hindi yung tunay na meaning, kundi kung ano yung nakasulat. And you have to understand this. Nung dumating si Jesus, mas pinaliwanag niya ang kautosan. Kaya whenever Jesus would speak about a certain passage in the scripture, Old Testament, namamangha sila, oh talaga? Kasi si Jesus, wala siyang teacher. Ang sabi niya, ang nagturo sa akin, nagpapaalam sa akin na dapat ko sabihin, sino? God, the Father. Kayo may mga teacher, kayo, rabbi, ako, wala. Si Jesus lang at aking ama. Sabi niya, no? Ako lang at aking ama ang nag-uusap at pinapaalam ko sa inyo. If you don't honor me, sabi niya, you don't honor God, the Father. Matthew 7:1-5. Ito na. Ito siya sabi ko. Ano ba siya sabi ni Jesus with regard to this? Bago pa tayo mag John chapter 8, ni sinabi ni si Lord, no? Matthew chapter 7. Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan. Ito na siya sabi do. Sapagkat ahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Kung paano natin hinatulan yung iba, according to our standards, yun din ang gagamitin sa atin pag hinatulan tayo ng Diyos. Kaya mahirap manghatol sa iba, no? Na hindi ayon sa standard ng Diyos. Kasi minsan standard natin, base sa opinion, base sa emosyon. At ang problema, pag galit ka, ang taas ng standard mo sa iba, pero sa iyo ang baba. Kaya, anong ating gagawin? Sabi ni Lord, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso na sa iyong mata. Ano yung troso? Yung puwing, di ba? Ang liit lang nun. Taka, ano na? Troso? Yung troso? Sa English, auto plank. Alam niyo yung ginagamit sa ano? Di ba mula sa pampang, then hinahatid yung ano? Yung mga bagahe papunta doon sa barko, yung plank, yung parang hindi sa hagdan, pero yung nagdudugtong sa barko, tapos sa door niya, so ganun kalaki. Imagine mo, Kuya Ron, puwing, no? Troso. So, ibig sabihin, buong mukha mo, nakatusok yung troso. Ibig sabihin na, Lord, that is hyperbole, exaggeration. Nakikita mo yung maliit na kamalian ng iyong kapatid, pero yung sarili, sa'yo, hindi mo na nakikita. And the problem is, nagiging self-righteous tayo. Halika't aalisin po ang puwing mo, sabi niya. Gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, sabi ni Lord, alisin mo muna ang troso ang nasa iyong mata at sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. That's basically the point of Jesus. Siguruhin mo na yung ugali, yung lifestyle, is worthy na maghusga at mag-evaluate sa iba. Alam mo, tayo mga Kristiyano, ang standard natin si Lord, pati yung salita. Kaya never kayo dapat nag-uusga ng sarili niyo ng standard. Okay? Kaya ang tanong sa akin, Kuya, sa mundo na ang daming tama, lahat tama, meron ba bang tama? Narinig niyo na yan? Yung iba may tama lang talaga, no? Hindi sila tama. Ang punto ni Jesus, may standard. Ang tanong ko lang, yung mga tao ba alam yung standard? Kaya nasabi ko nga, sa post ko sa Facebook, pag ang mundo walang moral standard, mas mabulo. Parang yung panahon ng mga hukom, no, judges. Kung anong nasa isip lang tama, ayun ang sinusunod nila. Walang sinusunod sila, in a way. Kasi lahat, kanya-kanyang diskarte. Kaya balik tayo kay Jesus sa standard. Sabi ni Lord, John chapter 8, 15-17. Umahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako, sabi diyan, umahatol kanino man, at umatol man ako, sabi ni Lord, tama ang aking paghatol sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kasulatan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. So, nagpapatotoo ko tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama sa nagsugo sa akin. So, kung nagsasabi si Lord ng katotohanan, ang totoo niyan, hindi na siya nagsasalita about it. Maging ang kanyang Ama.
So, ang punto mga kapatid, simple lang. Bawal, judgmental, kapag ang standard, hindi kay Lord. Yun ang punto ng preaching na ito. May mga pagkakataon, ayaw natin mag-usga, no? Kahit mali na. Hindi. Sabi ni Lord, bawal mag-usga eh. Hindi ganun na sinasabi ni Lord. Ang sinasabi ni Lord physically, ang standard mo dapat, standard niya. Okay? E ano sabi? Next. Tumapit siya kay Jesus, no? Sorry. Nakita ni Jesus yung babae. Okay? Ang sabi ni Lord, nasa na yung mga nag-akusa sa'yo? Kaya mong bumata sa'yo? Ang sabi ng Bible, sa text, unti-unti, di ba? Nag-alisan yung mga nag-akusa. Magmula saan? Sa pinaka matanda. Well, we can just surmise siguro, assume, na dahil sinabi ni Lord, kung sino walang kasalanan, sa unang bumato, so malamang may mas maraming kasalanan. They felt guilty, na konsyensya. Ako doon, na konsyensya. Okay? Alam nyo kasi minsan ganito yan mga kapatid. Pag nakita mo yung kasamaan mo, marirealize mo, huwag nga ba? Alam, karapatan mo sigahan ito kasi masama rin ako eh. Unless talagang bulag ka, no? Isang writer sabi, Warren Wiersbe, and read this. Let's read this. The law was given to reveal sin, Romans chapter 3, verse 20. And we must be condemned by the law before we can be cleansed by God's grace. Law and grace do not compete with each other. They complement each other. Nobody was ever saved by keeping the law, but nobody was ever saved by grace who was not first indicted by the law. There must be conviction before there can be conversion. Okay. Ang sabi ni Lolo Warren Wiersbe, simple lang. Ginamit ng Diyos ang batas. Well, in this case, yung batas na binigay niya kay Moses. Para malaman ng mga Israelita at tayo, maging tayo, no? The present context, so may batas. Makita natin na hindi natin kayang sundin ang batas kasi we are so full of sin. No? We're sinners by nature. Pero ginamit ni Lord John para makita natin kung gaano siya ka-gracious. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang batas at ang grace. Law and grace. Kasi may purpose ang grace eh. Sabi ni Paul sa mga taga-Galacia, no? Sabi doon, siya yung naging master teacher natin yung law. Para makita natin na hindi natin kaya sundin ng Diyos, kaya kailangan natin ng grasya ng Diyos. Okay? So, next, kayang patawarin ni Lord ang lahat ng ating kasalanan. That's the truth. Kung napatawad niya yung isang adulterer, totoo na kayang patawarin kahit yung managakusa sa kanya eh. The problem, yung mga yun, very proud. Ay, hindi na umaming makasalanan sila. Yun ang problema, mga kapatid. Lahat ng hindi umaamin na makasalanan sila at kailangan nila si Jesus, hindi lalapit sa Diyos. So, I hope you understand this, no? Kasi, marami sa atin pumupunta ng church, nagiging mechanical, punta ako ng church, samba, praise and worship, food fellowship, pero ang tanong, are you really going to church as a sinner converted by the grace of God o parang ano lang, nagiging ritual lang siya. Ayun ang punto ha. Huwag niyong gagamitin ang church attendance para masabi niyo okay o kay Jesus. Kailangan na-recognize niyo that you need Jesus kasi you cannot save yourself. Kaya may yung isang eksena pa, no? Lucas chapter 7, 43 to 47. Ito yung tagpo. Yan ay isang napakagandang tagpo ng isang babae na talaga lumapit sa paano ni Jesus, binuhos yung, ano, no? yung pabango mula sa alabaster jar na dumating sa punto na rebuke ni Jesus yung host niya. Let's read this, Ate Gilda, Lucas chapter 7, 43 to 47. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit, hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula ng... Pitay, note ko lang yun, cultural kasi sa mga Hudyo na kahit mga lalaki, beso-beso ha. Kasi pag sabihin niyo, ba't hinahalikan? Nakakayo, next. Mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa.
Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. You see the point, mga kapatid? Itong babae na maaaring punong-puno siya ng recognition na siya yung makasalanan, hindi niya ininda na yung napakamahal na pabango ibigay kay Jesus. And that's really the point of the Lord. No? Maraming mga tao, because of their self-righteousness, hindi nila ma-appreciate that they meet Jesus. Ako, the first time I acknowledge that I'm a sinner, honestly, parang nasabi ko sa sarili ko, Lord, 17 years ng buhay ko, sinayang ko. Hindi ganun ako realization. And there was a time, sabi ko, Lord, kahit yung balahibo ng aking mga arms, yung aking mga braso, gusto ko nagpupuri sa'yo. Kasi dumating ako sa punto na realize ko, Lord, apart from you, I can do nothing. Ano din ang dapat maging attitude natin, mga kapatid? I hope you understand this, no? Na kung tayo, makikita lang natin yung ating pangangailangan sa Diyos, kayang-kaya natin gawin yung ginawa ng babae. In contrast sa host, sabi, di man lang ako sinubasan, gano'n. So, ang punto lang, simple lang. Hindi kasi nila nakita yung value ni Jesus sa kanilang buhay. At tandaan nyo, yung sinabi ni Lord yung sa babae, walang bumato sa'yo? Walang nagdala sa'yo sa husgado? Ano sabi ni Lord? Tinolerate ka ba yung kasalanan? Sige, mangalon niya ka pa. Gano'n naman pala eh. Ano sabi niya? Go and sin no more. Humayo ka at huwag na magkasala muli. Dito na balance, no? Yung law and grace. Alam ni Lord na deserving itong babae ito ng parusa. Pero dahil set up, kumbaga, yung sabi natin, no? May technicality. Hindi pwedeng parusahan eh. At doon na tanghal, sumikat, tumingkad yung grasa ng Diyos. Next, kapag pinatawad tayo ng Panginoon, dapat lang magtino na tayo sa ating buhay. Tama ba? Tama. Kasi pag pinatawad tayo ni Lord, hindi naman basta sa patawad yun eh. Magtino tayo. Iba yung nag-earn ka, no, para mapatawad ka. Iba yung nag-effort ka para mapigyan mo ng tunay na pagsamba si Jesus. Kasi may nasasabi, paano yung kuya na pa, we're saved by grace? Hindi, dapat okay lang kahit magkasala ako. No, it's not. Kaya sabi ni Paul, Romans, no? Sa kanyang mga sulat sa mga taga-Roma. Rome. No, I mean, should you sin so that grace would abound? No, it's not. It's basically the other way around. Sabi dito, no? Efeso 4:22-25. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ang sabing iwan, ano yung sabi ng iwan? Babalikan? Siyempre, di ba? Mubun-mubun din, di ba? Tama. Hubarin na ninyo ang inyong daging pagkatao na nasisira dahil sa masasama pagnanasa. Ang sabing hubarin, isusuot pa? Ang problema sa marami, yung sa analogy, no? Yung sinuka na, kinain pa ulit. Iw. Okay? Magbago na kayo ng diwa. Ano yung diwa? Isip. It starts in the head, yung pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. How do you live according to God's will? You study God's Word. Sinabi ko to last time, marami nag-share nito eh, mga kabataan. Nakakatapos kayo ng mga libo-libo, daang-daang mga libro, mga fiction, non-fiction, mga e-books. Why not finish the Bible? Ang problema sa marami, hindi na kabataan, no? Kung ano-ano ang pinaglalagay sa utak, kaya ang utak pala'y basura. Hindi lang pagbabasa, maging pinanonood. Maging yung mga bagay na kinakanta. Hindi ko sinasabi huwag kayong makinig ng mga secular songs. Piliin ninyo, mga kapatid, ang inyong pinakikinggan. Kasi nakaka-apekto yan sa inyong pag-iisip. Let's continue. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. So, relationally, dapat maayos tayo. Huwag tayo magsisinungaling sa isa't isa, be honest with each other, love each other. Maraming one anothering sa Bible, right? Love one another, forgive one another, so on and so forth. At ito pa, nagbibigay ng comfort sa atin. Oh. Kung paano tayo magtatagumpay sa kasalanan. Tito 2:11-13. Sapagkat nahayag
na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ano sabi doon? The grace of God, ito ang magtuturo sa atin na kaliguran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Hindi lang tayo nakatanggap ng grasya sa Diyos para tayo maligtas. Yung grasya na yan ang mabibigay din sa atin na kapangyarihan para pagtagumpayan ng kasalanan. Alam niyo, ang grasya ng Diyos hindi lang basta siya nagbigay sa atin ng ng ticket to heaven. Kung tunay kayong nananangan sa presensya ng Diyos, if you stay in God's presence, mahirap magtagumpay ang kaaway. And I tell you this, God's grace is not only for salvation, God's grace is also for our transformation. At the last point I would like to give you, ganda ng string of ideas ni Lord dito, no? Kung babasahin nyo, from chapter 7 hanggang chapter 8, the last point, kapag wala si Jesus, madilim ang buhay. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa babae, go and sin no more, bigla siyang umarap sa mga tao. Kasi natuturo siya nun eh, na-interrupt siya. Ano sabi ni Lord? Sabi daw, I am the light of the world. Kung sino man sa inyo ang wala sa liwanag ng Diyos, madilim ang buhay. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin. 1 John chapter 1, 5-7, ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinapahayag naman namin sa inyo. Inulit ito ni John sa kanyang epistle, 1 John. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Pagkadiliman, identified niya sa kasalanan, identified niya sa kaguluhan, identified niya sa kasamaan. Kung sinasabi natin tayo may pag-iisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan, ang tunay na Kristiyano nabubuhay sa kaliwanagan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay, sabi diyan, nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Mga kapatid, ang punto ng bawat judgmental topic natin ngayon, basically is this. If we would judge people, we would judge according to God's standards. At ito, iwaksin natin yung self-righteousness. Tingnan natin sila na object, no? At kayang iligtas ni Lord. Kaya, ang punto ng Panginoon, kung kaya kong magligtas, kaya ko rin magbago ng buhay ng tao. To end, John 3:16, pinakasigat. Hindi natin sinasabi ito. This is our ministry verse. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay na ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahaba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos, tignan nyo ito, ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung mag-a-appear si Jesus dito, naniniwala ako, hindi niya i-highlight yung kasalanan natin. Okay. Alam niya na yun eh. Alam niya na yun, di ba? Ang i-highlight na physical is this, anak, it's time to be with me from darkness to light. That's the message of the cross. Marami tayong kasalanan, pero huwag tayong matuon doon. Kasi matuon tayo in Jesus, Hebrews chapter, no? Well, let's focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. Okay, palapakan na natin ng Panginoon, bawal ang judgmental. So mga kapatid, tayo manalangin bago tayo tumungo sa ating communion ceremony. Lord, we thank you for this wonderful morning. I pray, Lord, patuloy Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, sa mga nakikinig ko. Kung nais po makiisa sa panalangin ito, ako po'y nag-iimbita sa inyo. Kung meron pong bahagi ng buhay natin na hindi pa maayos, ibigay po natin sa Panginoon para siya po mag-ayos ng mga bagay na yun. Kung meron tayong mga kasalanan kailangan magtagumpayan, ibigay natin sa Panginoon at hayaan natin siya bumangon ng buhay natin. Tayo manalangin. Lapit tayo lahat sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa inyo, magpapakumbaba, anuman ang aking pagkukulang, anuman yung aking kasalanan, patawarin mo ako, Panginoon,
Baguhin mo ako, Panginoon. Gusto kong sumunod sa iyo. At magmula ngayon, maglilingkod ako sa iyo, lalakad ako sa katwiran mo, at ialay ko ang buong buhay ko sa iyo. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na pag-ibig sa akin. Ako na lamang ang manalangin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon, kay buti-buti mo. At sa lahat ng pagkakataon, kahit kami nanghihina, kahit kami may mga kahinaan, Lord, you always make yourself strong and loving sa bawat isa. At sa aming pag-alaala, Panginoon, sa iyong pamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, patuloy, Panginoon, baguhin mo kami. I pray, Lord, that you bless the elements, you bless yung saro at yung tinapay bilang tanda ng aming tapat na pagmamahal sa iyo. 1 Corinto 11:23-34, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hahatulan tayo ng Panginoon o hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo ay itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng salibutan. Dumati tayo sa Panginoon. Meron tayong kailangan pang ikumpisal. Let's have a moment of silence. Pwede ba mahingi yung elemento? Saro at ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, noong gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperaso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niyo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi namin pwedeng kalimutan ito, Panginoon. Hindi dahil sa inutos mo, dahil Panginoon, kundi dahil nais naming alalahanin ang kabutihan mo sa aming buhay. Patay ng tinapay, kainin natin. At inamin ang saro. Muli, tayo manahimik. Pasalamat tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, patuloy kami malapit sa inyo. Hindi namin alam kung anong magaganap sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan at taon. Pero niniwala kami, Panginoon, na hawak mo kami sa iyong mga kamay. Lahat ng membro ng aming pamilya, Panginoon, protektahan mo mula sa sakit, karamdaman, anumang alalahanin. Lord, kayo ang aming patnubay. Kayo ang tagapagpagaan ng lahat ng aming dalangin. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung kami nabibigatan, kami, Panginoon, may problema, lumapit lang kami sa iyo, Panginoon, at bibigyan mo kami ng kapahinga. We hold on to that promise, Lord. At
whatever happens in our life, Lord, ikaw ang may hawak sa aming buhay, pagkatao, pamilya, lahat ng aming ari-ari at Panginoon. We know whom we have believed. And we believe, Lord, kung ano man ang aming pinagkatiwala sa iyo, mangangalagaan mo yon na sa muli mong pagbabalik. Salamat, Ama, sa iyong biyaya. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Mga kapatid, patuloy kayo ang lumakad sa katwiran at kabalanan ng Panginoon. Palain kayo ng Diyos Ama. Sumahin niyo ang pag-ibig at ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang kapisan, at ang pag-aaruga, at ang patuloy na pagsama sa inyo ng Banal na Espiritu. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace always. We thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa awit at pag-pupuri. Ayan, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord.